Okay, so magandang-magandang umaga sa lahat ng aking mag-aaral sa kailabing-isang balitang maligayang panunood at pakikinig. Kunin lang inyong mga kwader at mga panulat upang maging gabay upang maragdagan ang mga kaalaman. Isulat po ang mahalagang impormasyon na tatalakay natin ngayon sa araw na ito. Handa na ba kayo? Magaling! Dahil ngayong araw ay tatalakayin po natin yung mga sitwasyong pangwika dito sa ating bansa. Okay, matanong ko lamang kayo, ano na nga ba ang mga sitwasyong pangwika dito sa Pilipinas? Mahusay. Ayan. So, sa mga sitwasyong pangwika dito sa Pilipinas, okay, aminin man natin sa hindi, samot-saring mga lingwahe na po ang lumalaganap dito sa Pilipinas. Pero, huwag po nating kakalimutan ang wikang pinaglaban ng ating mga ninuno upang magkaroon tayo ng ating wikang ginagamit. Ito ay ang wikang Tagalog. Ayan. Kung saan po ang wikang Tagalog ay ginagamit natin sa pakikipagtalastasan, pakikipagkapwa, at pakikipag-ugnayan sa kapwa natin, Pilipino. So, hindi man po masama ang magsalita ng kung ano mga lingguwahe, huwag lang po natin kakalimutan ang wikang pinaglaban ng ating mga bayani, ng ating mga ninuno. Yan. So, kasi nga po sa pagkikipagkomunikasyon ng tao, saan yung verbal o di-verbal, ang kanyang kakayahan sa larangan ng pagpapahayag ay laging nasasangkot. Okay. Sa kahusayan niya sa pagpapahayag, nakasalalay ang linaw ng mensahe nais niyang iparating sa kanyang kapwa. Upang matamo ng tao ang isang mabisa at maayos na paraan ng pagpapahayag tungo sa isang matagumpay na pagkikipagkomunikasyon, nararapat na paunlarin niya ang kasanayang pangwika. Ang kasanayang pangwikang ito ang magiging tuntungang kaalaman ng isang tao upang mabisa niyang maipahayag ang mensaheng nais niyang ipaabot. Ang isang salita mga bata ay may tiyak na tungkuling ginagampanan sa pahayag. Ang mga salitang bumubuo sa dalay ng diskurso ay kumakatawan sa kalagayan ng wika sa kulturang Pilipino. Sa larangang pinagagamitan nito, yan, ang bawat larangan ay may kani-kaniyang mga terminolohiyang tumutugon sa pangangailangan ng mga taong gumagamit nito. Pag sinabi natin terminolohiyang tumutugon. So, kapag kausap po natin ay hindi nakapag-aral or hindi sapat yung kaalaman, kapag kinakausap natin, hindi English-English natin, hindi naman naiintindihan mo, kaya tayo, ayan. So, dapat po tayo bilang tao, ayan. So, kung ano pong gagamitin natin mga salita, inaayon po. Ayan. Kasi minsan, di ba, halimbawa, na may mga Pilipinong naiinis kapag may English ka. Ayan. So, mas maganda nga kapag kapwa Pilipino ang kausap natin, ay Tagalog na lamang po ang ating gagamitin. Ayan. So, may mga salita kasi na sa larangan ng medisina na hindi naman ginagamit sa ng abogasya. Gayon din sa pamilihan at paaralan, may mga terminologiyang naiiba ang kahulugan depende sa larangan na kinabibilangan nito. Okay, ayan. So, patulad lamang po sa mga pelikula. Ayan, no? Kumbaga, nanonood tayo ng mga pelikula, yan, samot-saring mga salita na po ang mga naririnig natin. Ayan, okay. Na kung saan minsan ay na-adapt natin. Okay, datako tayo sa pelikula. Okay, ano nga ba ang kahalagahan ng sequence o script pagdating sa pelikula? Ayan. So, tanungin ko nga kayo, ano nga ba ang kahalagahan ng script? Ayan, sumaling nga para hindi malito, maligaw, or kailangan naka-align ba yung mga sasabihin natin. Ayan. So, okay mga bata, pag sinabi natin sequence o script, ito daw yung pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento sa pelikula. Ipinamamalas nito ang tunay na layunin ng kwento. Naka-script. Ayan, scripted. Ayan, no? Kumbaga, wala ka ng ibang sasabihin, kundi yun na lang kapag at sinulat nila yun, yun ang tamang pagkasunod-sunod ng mga storya or ng mga kwento. Okay, so ano naman ang sinematografiya? Ayan,
sinematograpiya. Ayan. So, ang sinematograpiya daw po, ito yung pagkuha sa wastong anggulo upang maipakita sa manunood ang tunay na pangyayari sa pamamagitan ng wastong timpla ng ilaw at lente ng kamera. Ayan. So, may ganun pa pala. Ano? So, hindi lang basta-basta. Okay, so ano naman ang disenyong pamproduksyon? Ayan. Disenyong pamproduksyon. Ang disenyong pamproduksyon daw, ito yung pagpapanatili sa kaangkupan ng lugar, eksena, pananamit at sitwasyon para sa masining na paglalahad ng visual na pagkukuwento. So, yun pala, ano? Pananatili ng kaangkupan or kaayusan siguro ng lugar, kaayusan ng eksena, yung mga pananamit at sitwasyon. Okay, so, ano naman ang kahalagahan ng tunog at musika sa pelikula? Ayan. So, basta-basta lang patutugtog, kahit anong tugtog na lang, may patutugtog. Ayan. So, sabi po dito, ang tunog at musika ay ang pagpapalutang ng bawat tagpo at pagpapasibihi ng ugnay ng tunog at linya ng mga dialogo. Pinupukaw ang interes at damdamin ng manunood. Ayan. Kasi nga po, sa pagsusuri ng dulang na kasulat, ayan, bigyang pansin ang mga elemento. Gaya ng tagpuan, uri ng mga tauhan, ayan, mga dialogo, tunggalian, wakas, aral, implikasyon ng mga pangyayari sa kasalukuyang lipunan at estilo ng simula ng dula. Ayan, kaya pala may mga minsan binarinig kayo mga tunog or musika. Halimbawa ng pag mga nakakatakot ng mga pelikula, di ba? Nakadepende po yan sa tunog. Ayan, okay. So, ngayon naman, ano nga ba yung mga elemento ng dula? Ayan, no? So, ano nga ba yung dula? Ano nga ba ang elemento ng dula? Ayan. Ang alam ko kasi sa dula, ito yung tinatawag din sa pinalakang tabi. Ayan, no? Dula, dula, dula. Ayan. So, ano nga ba yung mga elemento ng dula? Ayan, yun nga. Ang elemento ng dula ay ang script o banghay. Ano nga ba ang script o banghay? Ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. Sa script, nakikita ang banghay ng isang dula. Ayan, napakahalaga po ng script. Kumbaga, hindi ka on the spot ka naman sa salita. Di ba, maaari kang malito, mabulol, o hindi mo na alam kung anong sunod ng mga sasabihin mo. Ayan, so, syempre, ang isa pa pong mahalagang elemento ng dula ay ang actor o character. Ayan, kasi po, sila ang nagsisilbing tauhan ng dula na nagsasabuhay ng mga tauhan sa script. Okay, ano naman ang dialogo? Ayan, no? Ang dialogo, yun yung mga bitaw na linya ng mga aktor na siyang sandata upang maipakita at maipadama ang emosyon. Dialogo. Ayan, so, tanghalan. Ano naman ang tanghalan? Okay, yung tanghalan, yun yung ang anumang puok na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula. Ayan. So, tanghalan, isang puok na kung saan daw po ay pagtanghalan ng isang dula. Okay, nandyan din po ang taga-direhe o direktor. Ayan, direktor. Sino mahilig sa inyong mag-direktor? Direktor. Ayan. So, ano nga ba yung direktor? So, yung direktor, mga bata, siya ang nag-interpret sa script muna sa pagpasya sa itsura ng tagpuan, ng damit, ng mga tauhan, hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan. Ayan. So, pag sinabi natin director, alam kong marami kayong kilalang mga director. Yung iba nga, feeling director. Ayan. So, ayan, no? So, yan lang po ang ating mga tatalakay ngayong araw na ito. Ayan, no? Yung kahalagahan ng ang mga elemento ng dula, tapos kahalaga ng sequence script, cinematografiya, disenyong pamproduksyon, tunog at musika sa pelikula. Ayan. So, alam niyo na po pala kung ano yung purpose, no? Kung ano yung importansya ng tunog at musika sa isang pelikula. So, mga bata, yan, stay at home pa rin. So, ingat-ingat, gumamit ng
face mask or face shield, maghugas ng kamay, bago po natin gawin ang mga bagay-bagay. So, ingat at magandang umaga.